Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pansit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Balitang Vancouver is brought to you by Brayfort Media Group. Hello mga kabayan, narito na naman ang mga pangunahing balita sa ating komunidad para sa linggong ito. Mga balitang may kaugnayan sa ating mga buhay at kalikasan na dapat ninyong subaybayan at alamin. Ito ang boses ng mga Pinoy sa Vancouver. Ako, si Elizar Oxena. Mga impormasyon at balitang hindi dapat baliwalain o palampasin. Mga isyong nagbibigay leksyon at kulay sa bawat buhay ng mga Pilipino sa Canada. Ako si Melanie Bernal. Mga pangyayaring di inaasahan, ngunit nagdudulot ng magandang aral at mga isyong pangkalaman na dapat nating pakinggan at pagyamanin. Ako si Charlene Ocampo. At ito ang Balitang Vancouver. Sa Balitang Vancouver ngayon, tatlong McDonald's outlet stores sa Victoria, inireklamo. Manny Pacquiao, tagumpay sa laban kay Bradley. Vancouver Vasaki Parade, muling inulunsad. Job fair na inulunsad ng Mosaic sa Vancouver, dinumog. Tatlong store outlets ng McDonald's sa Victoria ang nahaharap ngayon sa isang malaking kontrobersiya dahil di umano sa pagpapabor nito sa mga temporary foreign workers na mga Pinoy. Narito ang report. Tatlong outlet stores na McDonald's sa Victoria ang inilagay sa ngayon sa talaan ng Federal Blacklisted Business Establishment sa British Columbia at nahaharap ngayon sa isang kontrobersiya matapos inireklamo ito dahil di umano sa unfair at anti-law labor practices nito. Ang nasabing paglabag sa batas ay may kaugnayan di umano sa patuloy nitong pagtanggap ng mga Filipino temporary workers na siya namang kinaalma ng mga Canadian residents at immigrants. Ayon sa balita, napag-alaman na ang mga employers ng naturang mga franchise store outlets ay sinasadyang kaltasan ang mga work hours ng mga empleyado nitong mga Canadian. Samantalang, ang mga Pinoy namang trabahante ay patuloy namang binibigyan ng sapat na oras para magtrabaho. Had many resumes come in. Every day I walk in, I check the office and I'm looking at the manager's log. And on the wall there'd be two or three resumes posted with names. You know, their qualifications were exceeding McDonald's, absolutely. And were ignored, I guess. I'm not sure if they called them back or not, but no one was being hired. And people who came in, we told them they could be hired, but unfortunately, no one's been hired in the last 3 or so months. Well, the qualifications were huge, actually. People were saying, like when we looked at them, that it was sad that some of them would have like university on their resume and that they weren't being hired at McDonald's. You know, McDonald's obviously don't need an education really to get hired there. I didn't have an education when I was hired there. So how come these people who have been to university are not getting a job at McDonald's? Lumabas din ng mga aligasyong pagpapabor di umano ng mga nasabing employers sa mga foreign temporary workers na mga Pinoy sa pamamagitan ng pagbigay ng mga employment slots sa mga ito kahit na hindi pa nakarating sa Canada, samantalang marami namang mga Canadians at immigrants na nangangailangan pa ng trabaho. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon may kaugnayan sa kasong ito. Kapag napatunayang lumabag sa batas ang management ng naturang mga store outlets, ang mga nasangkot na employers ay maaaring makulong hanggang 5 taon at pagbabayad ng multa na aabot sa $100,000.
Muli na namang nagsama-sama ang Indian community sa Lower Mainland upang ipagdiwang ang Vesakhi Parade ngayong taon. Narito ang report. Isang makulay na selebrasyon ng Indian community ang ginanap noong nakaraang Sabado. Ang highlight ng naturang okasyon ay ang kilalang Vancouver Vesakhi Parade na sinalihan ng mga miyembro ng Canadian India community sa British Columbia. Magandang Monday para sa Balitang Vancouver po. Ako po si Charlene Ocampo. Nandito po tayo ngayon sa 49 and Fraser at hinihintay po natin yung parade para sa kanilang festival. Nakikita niyo naman po sa dami ng tao, nagiging crowded na rin po. Pero mamaya magiging clear na tong daan para makadaan po ang parade. Actually, marami pong tao at nag-e-enjoy po sila. Nakikita ko po mga pagkain, iba't ibang mga foods and drinks na kanilang binibigay. At saka po, marami ding mga prizes yata pagkatapos ng kanilang mga games. At andito rin po kami sa corner na ito at hinihintay namin yung parade para po masaksihan ang kanilang festival. Bilang pagsalubong sa kanilang bagong taon at anibersaryo ng kanilang Sikhism religion. Ang nasabing parade ay nagsimula sa Ross Street Temple at ito ay umikot sa mga pangunahing lansangan ng downtown Vancouver. Kasali din sa mga nanood ay ang mga kababayan nating mga Pinoy na mahilig din sa mga ganitong okasyon. Naging kagawian na rin ng mga mananampalataya ang mamahagi ng iba't ibang Sikh cuisine at mga kakanin sa lahat ng mga dumalo. Siya namang ikinagalak ng mga manunood at mga turista sa Vancouver. Say hi! Bye-bye! Vesakhi Parade and giving back to the community. Swissport is one of the biggest ground handler company in the world. Mm-hmm. So we thought it's a festival and a lot of people coming over here. So we thought we give back and come and show up here. Great. So what's the booth all about here? What are you guys doing? Well, it's a celebration of Vesakhi and also same time, Swissport is hiring. We're always hiring and it's a big company. A lot of loss going on there. A lot of airlines we handle. Mm-hmm. So it's just basically just awareness giving people that they can apply and where they can apply for the jobs. All right. So we're so happy to be here celebrating Vesakhi with our community. This is an event that we do every year and we're blessed with wonderful weather again this year. Celebrating Vesakhi and also our Blue Water Initiative, which Park can tell you a little bit more about. That's right. Obviously, Blue Water Project is a global focus, actually, because, no matter where you live, whether it's in Canada or in India or any country in the world, fresh drinking water is something that's important to everyone. That's so actually, RBC has a 10-year commitment to donate $50 million to different projects, and through grants, we actually provide them. So that's actually one of the key focuses. We're trying to spread that message today about the importance of fresh drinking water and things we can do even here today to help conserve it. Ito po ba yung first time niyo sa parade na ito? Hindi. Ilan na po? 4 years na. 4 years na po? Oo. Ano naman po pagkakaiba ng before tsaka ngayon? Not much. No. Marami na po ba kayo napuntahan? Yeah, we started all the way to Main Street. Apo? And then come up at 49. Oo, first time ko. Ano po ba yung na-expect niyo sa parade? Makakakita ko ng something kagaya sa Philippines. Aha, ano po?
Hindi ako sure sa mga ipalalabas nilang mga statue kung meron, kung mga food na hinahain nila sa tao, mga freebies nila, tsaka kung anong activities meron sila rito. Na nalibot mo na ba halos lahat ate yung mga ano nila dito, mga tent? Hindi pa naman. Actually, nagsisimula pa lang kami. Ito po si Charlene Ocampo para sa Balitang Vancouver. Dinumog ng mga naghahanap ng trabaho sa British Columbia ang job fair na inulunsad ng Mosaic noong nakaraang linggo sa Vancouver. Narito ang report. Nandito tayo ngayon sa Mosaic 3rd Annual Job and Trades Fair para alamin kung ano ang mga trabaho na mga offer nila ngayon sa atin sa mga kababayan at sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit sa 1,000 mga job seekers ang dumalo sa inilunsad na job fair ng Mosaic noong nakaraang linggo sa Vancouver. Karamihan sa mga dumating ay mga imigrante at mga nawala ng trabaho. Samantalang meron din nagbabaka sakaling lumipat ng ibang kumpanya. At nakausap po natin ang isa sa mga Director of Employment and Language Programs na si Joanne Anderson. Tinanong namin kung ano ang masasabi niya tungkol sa job fair. Well, we have more than 50 employers here, and before the doors even opened, we had 1,000 job seekers wanting to come in and meet with them. So there's just really a lot of job seekers meeting with employers all over the Croatian Cultural Center today. Tinanong din namin kung anong benepisyo ng mga aplikante sa job fair. Well, one of the key things that you need if you're going to find a job is a connection. And so what we're hoping is the people who come here make a connection with an employer that they're interested in and they can follow up. Now, we know from our past job fairs that some people who come here actually get jobs almost right on the spot. But for most, it will be a chance to make a connection and follow up, make an impression, so that when you do follow up, the employer remembers, oh yes, I remember meeting that person at the job fair and they're worth talking to. At nabanggit din niya kung anong success rate or porsyento ng mga taong ma-hire. As a result of this job fair, you know, we don't have that statistic. We do know that people do get jobs, but we haven't actually taken the total number of people who attend here and how many of them get jobs directly related to the job fair. The more employers you meet, the more times you have an opportunity to practice your 60-second spiel on why I should be hired, the better you'll be at it, and the more likely you'll get a job. Kabilang sa mga kumpanyang sumali ay naturang job fair sa mga sumusunod: Vancouver Coastal Health, Van City, Great Canadian Casinos, Gordon Foods, insurance companies, at marami pang iba. At ang ilan sa mga ito ay nagsagawa rin ng on-the-spot interview sa kanilang mga aplikante. Ang unemployment rate sa bansa ngayon ay bahagyang bumaba sa 6.9%. Nitong buwan ng Marso, mula sa 7% rate noong Pebrero 2014. Ang statistic na ito ay pagdami ng mga kumpanyang nangangailangan ng dagdag na trabahante ay indikasyon lamang na patuloy ring lumalago ang ekonomiya sa Canada, lalong-lalo na dito sa British Columbia. At nakausap din natin ang isa sa mga volunteers. Well, I just volunteer casually. I think it's my first time with Mosaic. I also volunteer in hospitals and... Well, I've been, let's say that Mosaic is helping me to find a job. So they needed professional people that are looking for jobs and that are with Mosaic to help them in this job fair. So that's how I knew. We keep receiving emails from them and yeah. Well, I would suggest that, like, I think it's very important to volunteer in order to do networking. That's something, I personally come from Spain, and in Spain, networking is not as important as it is here. So I believe that the more things you do to network, the bigger the chances are going to be for you to find a job. So if you're one of the participants here, and what would you expect? Well, I would expect, I don't know, like I would expect this. It's very well organized. I'm very happy with all the work that they have done, and I would hope that an employer would be interested in listening to me and willing to hire me, and well, at least to have the opportunity for an interview. At nakapanayam din natin ang ilan sa ating mga kababayan dito sa Vancouver. Ano naman po yung ina-expect niyo sa job fair? Well, mga impormasyon. Pero halos lahat ng mga tao, like supposedly mag-interview, like hindi naman necessarily to get a job right away. Pero dapat
if there's any opening, stuff like that. Okay. Binibigay naman, pero halos lahat ng mga response nila mag-apply online. I want to meet lots of people, lots of employer, and we are also looking for people that they like to help family. Yeah. The more they help family, the more they will earn income. I guess the same thing because we are the same company. So that's why we're looking for people, looking for a job, and you know they have a hard time looking for a part-time job or a full-time job. So that's why we are here. Okay, ano naman po yung expectation ninyo sa job fair na ito since it's your first time na pumunta po dito? Well, most job fairs puro information. Okay. Hopefully makakuha ka ng contact na pwede ma-follow up. So parang technique yan eh kasi usually lahat ng mga tao dito in the same boat na gusto maghanap ng trabaho, tapos titingnan nila yung mga kompanya, kung ano yung mga offerings nila and all that. I'm in, I'm on EI. I've been employed for 16 years in a 4-point Sheraton hotel, but due to the renovation, so I have to look for another job and because I know they're not 100% guaranteed that they're gonna hire us again. So I'm looking for the job. I went to EI, but I'm on EI right now. And then the EI told me that they have a job fair in here. So that's why I'm here. Ano pong masasabi niyo sa job fair ngayon? Masaya po at saka maraming tao. Nag-enjoy po kami. Nakikita niyo naman po at ang dami-daming tao ngayon. This is a job fair. Hindi po natin na-expect na sobrang dami at saka masaya po na meron tayong ganitong job fair at nakakatulong sa mga taong walang trabaho. Ako po si Charlene Ocampo, nagre-report para sa Balitang Vancouver. Isang Filipina tattoo artist sa Vancouver ang binugbog ng kanyang customer matapos nitong tanggihang gawin ang procedure para sa touch-up tattoo na hinihingi nito sa biktima. Si Jojo Jeronimo ay nagtamo ng maraming pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan matapos siyang suntukin at pagtatadyakan ng kanyang 2 taon customer na si Byron Thomas Hobbs. Ayon sa report, nagalit diumano si Hobbs nang tumangging gawin ni Jeronimo ang gustong touch-up tattoo procedure nito. Dahil dito, pinilit na lang daw ni Hobbs si Jeronimo na ibalik sa kanya ang diumano'y $15 na nauna na niyang ibinayad kay Jeronimo. Subalit ayon kay Jeronimo, wala naman daw siyang natanggap na paunang bayad galing kay Hobbs, kaya wala siyang dapat na ibalik na pera dito. Dahil dito, umigting pa ang komprontasyon ng dalawa na siya namang lalong ikinagalit ni Hobbs hanggang umabot na ito sa bugbugan. Ilang beses ding tinangkang lumaban ang biktima gamit ang isang upuan, ngunit ilang beses din itong bumagsak dahil sa tangkad at laki ng kanyang nakasagupang customer. Mabuti na lang at dumating ang mga security guards ng mall kung saan nangyari ang insidente para magresponde at awatin ang dalawa. Ang buong pangyayari ay nakuna naman ng CCTV na nakakabit sa pinangyarihang tattoo shop sa isang mall sa Vancouver. Dagdag pa sa report na bago pa man mangyari ang insidente ito, ang nasabing customer na si Byron Thomas Hub ay nasangkot na rin sa pariyong kasong pambubugbog sa isang tindahan ng tela at pagnanakaw sa may Gastown Tattoo Parlor. Tagumpay ang ginanap na comedy concert ni Napukuang, Cabe Rosas, Chocolate at Poo noong nakarang Biyernes ng gabi sa Vancouver Technical Secondary School Auditorium sa East Broadway. Wow naman! Hindi ka handang-handa sa concert ni Poco ngayon. Nakasali ka ba? Hindi naman, Tess. Excited lang. First concert
Yes. Yes? Yes. Wow, dapat sumali ka rin. Ay, nako, ako te. Ano ba yung next week mo sa concert today? Mga balusubusan. Balusubasan. Ano yun? Ano yun? Alam mo na, yung mga drama-drama effect. Drama effect? Pwede true. Na. Pero di ba na nga, laugh-laugh, comedy, gano'n? Yes. Drama? Comedy. Drama effect. Alam mo na. Oh. Comedy drama. Nakapalaman lahat ni Derek yan. Hoy, ganito na lang. Tandaan mo, ako lang ang mamahalin ng asawa ko. Akong pinakasalan niya, kaya akong mamahalin niya hanggang sa buhay. Maliban sa mga Pinoy fans sa Vancouver, marami ding mga taga-ibang lahi ang dumating sa naturang show upang makisaya na rin kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Marami na akong experience sa pagiging host. Marami na akong muntay na napagdaanan hanggang sa nawala lahat. Ayon sa mga dumalo, sulit daw ang kanilang bayad para sa naturang show. Nais din ng mga Pinoy comedy fans na sana bumalik muli sa Vancouver at magkaroon ulit ng isa pang pagtatanghal ang mga ito para pasayahin muli ang Filipino community sa Canada. Looks sexy. I like the singing. I tell you the truth, I like the singing. At the singing. He understands the singing. Because it's English. She's trying to explain to me as we're going. Yeah. Right. It was fun. A lot of fun. Tsaka talaga nag-enjoy kami. Yung bisa lang natin maranasan to, di ba? Yung sobrang stress sa Vancouver, tapos paminsan-minsan, nakapanood tayo ng mga ganito klaseng show. And it's a thumbs up. Okay naman. It was really, we had lots of fun. We came all the way from Whitehorse, Yukon. Oh, wow. Yeah, there's six of us, so yeah. We really masaya. Enjoy, masaya. Awa kami ng tao. Masayang-masaya. Magaling sila. And in case, no, next time we'll watch again. And we enjoy every minute. Tawa kami talaga really ng tao. Yeah. Pwedeng panoorin ulit. Oh, enjoy na enjoy. It's okay, it's very good. Highly recommended. Superb. Talagang nag-enjoy ako. Parang yung talagang walang tinatago ba? Yeah, we did enjoy. We really enjoyed a lot. Ang mga komedyante at organizers na naturang concert ay maligaya namang nagpasalamat sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa mga artistang Pinoy at kanilang mga shows na ginagawa dito sa Canada. Sa parang pa yan, mananalo ka na. Ito yung mga sponsors natin, babagitin ko na yung walang sawang talaga sumusuporta sa mga shows na kasama ako. Ang Globe. Thank you so much, Globe. Bilang endorser ka naman ng Globe. Yes, Globe Duo. Tapos, UMAC. Of course, ang ating TFC. Siyempre, hindi ba wala yung tuwing meron tayong show na kasuporta palagi ang TFC sa atin. Ang Report Media. Thank you. At kayo naman, wag na wag kayo magpapahuli sa susunod, siguraduhin nyo. 1 month pa lang before the concert, kailangan nakabili na kayo ng ticket nyo. That's right. Sa pinto pa lang, maraming gustong pumasok pero hindi makapasok dahil sold out na. Tama. At ito ang Balitang Vancouver. Manny Pacquiao tagumpay sa laban kay Bradley. Muli na naman nagkampiyon ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa score na unanimous decision matapos talunin si Timothy Bradley sa kanilang pangalawang laban noong nakaraang Sabado. Narito ang report. Ipanakita ni Pacquiao ang kanyang galing sa pamamagitan ng kombinasyong suntok na binitawan niya na nagpahina kay Bradley. Malaking kasiyahan naman ang pagkapanalo ni Manny sa ating mga kababayan dito sa Vancouver. Sinabi naman ni Brady na siya ay nagpapasalamat sa Diyos na pareho sa linimani na nakatapos ng laban ng ligtas.
Wala din dapat ikalungkot si Bradley dahil si Pacquiao ay totoong kampiyon at karangalan niyang nakalaban ito. I thought it was a good fight. Still not convinced with Pacquiao yet, if he's totally back yet. It was a great fight. Bradley came out pretty strong compared to the last fight. But Manny pulled it off and he's the champ. That was a great fight. I kind of enjoyed it. Manny didn't show too much of his speed and power. But you know what, Bradley? I give him my thumbs up because he came out brawling. He had power and speed. Nakapunta na ba kayo sa Visayas Festival? Tapos ano nangyari doon? Ako, the best yun. Lalo na yung samosa nila. Free pa. I know. At taon-taon pumupunta ako doon. Pero, merong pinaka-importanting event ngayong taon. Ito ay... Oo nga pala. Mga kababayan, 42 days na lang po. Excited na kami sa kauna-unahang Vancouver Spring Festival. At ito ay gaganapin sa PNE sa May 25, 2014. At ito ay handog sa inyo ng Refort Media Group. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Balitang Vancouver para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga isyong nais iparating sa aming programa, maaari mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak na pagpatuloy na maglingkod sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng Balitang Vancouver. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming programa at serbisyong pabubliko. Hanggang sa muli! Ako po, si Elizar Oxenia. Ako po, si Melanie Bernal. At ako naman po, si Charlene Ocampo. At ito ang Balitang Vancouver. Excited na ako sa festival. Ako din. Dapat sumali ka doon. Okay lang. Magaling ka.